guys, mega love. Shout out everyone. So guys, specs ko lang po yung aking piggy bank. So yung piggy bank ko po is 1 year na siya. 1 year na siya, so bubuksan ko na siya today at magkano na yung laman niya. Ito nga po palang piggy bank na to, bigay po ng isa kong friend last year. So sabi ko, weekly, hulugan ko siya. So weekly, hinuhulugan ko siya ng pera. So open natin guys. Samahan nyo ako magbilang. So hindi ko siya na-open ng 1 year. Ngayon ko lang siya i-open. Ah, ang dami nyo na. Mahirap lang siyang tanggalin. So yun. Baba na. Alam, mahirap pala siya tanggalin pag buong ilalagay mo dito. Mabubuksan mo yan? Binubuksan ko na. Mahirap tanggalin pag buo. Eh, panay nga buo eh. Wala siyang coins. Hindi ko siya nilagyan ng coins. Ay, ah. Masisira yung... Oo. Masisira yung pera sa loob. Kaya pala, doble siya. 100, 600 sa Pinas. Buksan mo na yan sa'yo. Guys, ang hirap niyang buksan. Ang hirap niyang tanggalin sa loob. Hindi siya ganun kadaling tanggalin. Sayang naman kung basagin ko siya guys. Kasi magagamit ko pa siya ulit. Pang ipon ulit. This year. For next year ulit, diba? Kesa bumili ulit ako ng bag. Hindi pala ako bibili. Binigay lang nga pala. So syempre, souvenir siya. Kailangan natin itabi. In fairness, ang hirap niyang tanggalin. Sira yung pera sa kanya. O bilangin mo na, baka kasya na pampagawa ng cellphone mo. So yun. Sikip kasi siya kanina, kaya medyo mahirap siyang tanggalin. So yun guys, sige. Itong perang to guys, ano siya, MOP, pera dito sa Macau. So, tigo 100 ang hinulog ko dito. Every week or minsan hinulogan ko din siya ng ano. Basta may extra. After ko mag-deliver, iba't ibang items kasi. Nag-deliver ako dito sa Macau. So, yun, masakit siya sa kamay, in fairness. Matatapos din ako. Ha! Ah, masisira siya.
So, meron ako ditong... Hindi ko maalala na naghulog ako ng 100 Hong Kong dollar dito sa ano ko. Ang alam ko kasi mga pataka lang ang hinulog ko dito. Meron siyang nasamang Hong Kong dollar. So, hindi ko talaga maalala kung naghulog talaga ako ng Hong Kong dollar. Dalawa siya. So, yan guys. Pag talaga may ano tayo sa sarili natin, may, ano bang tawag doon? May timpi. Hindi ko alam kung paano sabihin. Pag may self-control tayo sa sarili natin, self-control, sarili, yun talagang makakapag-ipon tayo. Kasi masisipi nating nag-ipon kesa gumastos ng gumastos. Makakabili naman tayo ng gusto natin. Pero sa ibang araw na may talagang sobra-sobra tayo dito. So yun, malapit ko na si Dave siyang matapos. Magkano yung sayo? Magkano? Magkano yung sayo? Buti mo pabilangin. Wow, ang dami ha. So, sobra pa ba ang paggawa ng cellphone ha? So, yun guys. Nagsabay kami nung anak ko magbukas ng alkansya niya. Kasi nag-alkansya din siya last year. So, pareho kami naka 1 year na siguro mahigit. So, pinabilang ko na rin yung laman sa kanila. Yung anak kong 9 years old. Ba't naalit pa siya? Yun guys, wala na siyang laman. So, iipon ang challenge ko na uli siya sa susunod. So, yun. Nagtikla ko lang some pictures. Ay, yun. So, guys, bilangin na natin siya kung nakamagkano na si Inday. So yan, pigi dyan ka muna. Hulugan ulit kita for this end of the month. Ang init. So yan guys, mag-umpisa na tayong mag-umpisa. So ito yung pera dito sa Macau. 100 MOP siya. Siguro nasa 600 pesos sa Pinas. More than 600 siguro. Kasi ang palitan na ngayon, 6 something.
Ano, magkano na sa'yo? 'Yan guys, pag wala kayong inipon, walang blessing. Kaya habang bata at may trabaho, mag-ipon tayo. Meron din akong last year na prosperity money. May tabi ko rin siya for 1 year. Hindi ko rin siya na ginamit o hindi ko siya nagamit. Talagang nakatabi lang siya doon sa ibabaw. So, kinuha ko na siya last week. And then, pinalit ko na yung bago kong prosperity money. So, try ko rin siya kung maka 1 year ulit siya. Magkano yung sa'yo? Ha? Tinanggong ko. Magkano? 175.50. Ano? Magkano? 18? Wow, naka 18 ka? Tapos may kupit pa yan. Ha, may kupit ka pa dyan? May kupit ka pa? Kinukupitan mo pa yata yung alkansya mo eh. Magkano lahat? 1.8? 75. So yun guys, naka 1.875 pesos siya for 1 year. Ang aking anak na 9 years old. So, yun, natatapos na ako, guys. Nakibus na siya. So, yun ang sarap sa pakiramdam pag may pera kang ganito. Nakakapag-ipon ka sa sarili mo. Kahit yan, nakakapag-ipon sa banko. At least, meron kang nakikita sa tabi mo na iniipon mo. So, yun, guys. Ganito na siya. Ito na siya lahat yung naipon ko. Bibilangin natin siya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun guys, kulang na lang siya ng 200. Actually, dapat bukas magulog ulit ako ng 100. Pero hindi na ako nakataes kasi binuksan ko na siya. Para malaman ko kung magkano. So, kunin siya ng 200 para maging 5,000 MOP. So, yun guys. Nagka 5,000, 1, 2, 3, 4. Naka 4,800 MOP ako. Na ipon for 1 year. So, yun. Last ako. Kasi magbabakasyon din ako sa Pinas by April para sa graduation ng anak ko. So yun, nagagamitin ako para sa graduation. Hindi ko lang alam kung magkano ang palit nito lahat. Sa 5,000, siguro ko lang kurang nasa 30. 30K din siya.
So, yun, sa aking magandang seller na nagbigay ng aking piggy bank. Thank you kasi ito yung nagtulak sa akin para makapag-ipon ako. So, yun, at nagawa ko siya ng for 1 year. Shout out kay Sis Gumatang. Thank you, sis. Ito na siya, guys. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Hello, guys. Ito na yung savings ko kay Piggy Bank. So, naka 4,800 MOP ako. Nasa 33,000 pesos na siya. So, may pera na ako pag uwi. Thank you, Piggy Bank. For one year kong ipon. After ko mag-deliver hulog kay Piggy. So, yan na siya, guys.